Praise God! So ngayon po sa araw na ito ay tatalakayin po natin kung paano po natin matalo ang kaaway. How to defeat your enemy. At ito po ay matatalo natin because if you have Christ in your heart, you have a power and authority. Because God said in Deuteronomy, we are the head and not the tail. At alam niyo po ba na the enemy knows if you have a spiritual armor of God? Because our enemy is a spirit. They are evil spirit. That's why yung ating armor, which called the spiritual armor of God, ito po ay hindi nakikita in the natural. But our enemy is a spirit being, so you need to wear, to put your spiritual armor of God. Kaya sabi po rito sa Ephesians 6:10, in conclusion, be strong in the Lord, meaning be empowered through your union with God. Draw your strength from Him. Union with God will empower you. So, makikita po natin dito, bakit in conclusion? Ano kaya ang binigyan ng conclusion dito? No? So, kung babalikan po natin ang Ephesians 5, kung babasahin po natin ang ating Bible, pataas, meron pong inuutos ang Diyos dito sa Ephesians 5, bago po dumating dito sa Ephesians 6:10. Meron po siyang utos dito sa Ephesians 5 na kung ikaw ay lalaki, kailangan lalaki mahalin mo ang iyong asawa. Kung ikaw naman ay asawang babae, ang sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ito po yung mga bagay na hindi po natin nakikita. You cannot resist and defeat the enemy if you don't know how to submit yourself to authority. And the devil knows that. No? Kaya ang sabi rito sa Ephesians 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. So kung ikaw ay isang anak, dapat igalang mo ang iyong magulang. At ang sabi ng Panginoon, ito daw ay merong kalakip na pangako. At ganito ang pangako. Ikaw na anak ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. At kung ikaw naman ay magulang na nakikinig ngayon, ang sabi rito sa Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik. Laban sa inyo, inyong mga anak, dahil sa malabis ninyong kahigpitan. At ang bawat isa ay meron po tayong utos na gumumula sa Diyos. Bawat isa po tayo rito ay meron po tayong role. At ang sabi naman dito sa mga alipin, sa mga slaves, ang sabi rito, obey your human masters with fear and trembling. And do it with a sincere heart. So lahat po tayo ay may kanya-kanyang role dito sa lupa. And see to it na kailangan ay nagaganap mo kung ano ang kalagayan mo ngayon. So ang sabi, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan. Na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo ay lingkod ni Kristo. At ang sabi naman dito, mga Panginoon, Masters, ang sabi, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin. At huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo ay parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Kaya makikita po natin, pagdating po sa verse 10 ng Epeso, in conclusion, ito po pala yung binigyan ng conclusion. So kung itong mga bagay na ito ay iyong nagawa, ang sabi rito, madi-defeat daw po natin ang enemy. Ang sabi ito, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. So meaning, ang sabi po dito sa atin, magpapakalakas daw po tayo sa pamamagitan ng pakikipagniig natin sa Diyos. So kung ikaw ay wala na binibigay na panahon sa Diyos, a quality time with God, you cannot defeat the enemy. Dahil ang sabi dito sa Awit 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose
power, no foe can withstand. So nakikita po natin kung lagi daw po tayo na nakikipag-union sa Diyos Ama, lagi daw po tayong napunta sa Kanyang presensya. Ang sabi nito, walang kaaway na pwedeng tumayo sa ating harapan. Hallelujah! So makikita po natin dito, maraming Kristiyano ang talunan sapagkat wala silang armor from God. Wala silang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. At ito po ay nakukuha, ang sabi rito, be empowered. So ikaw daw ay lalakas through union with God. So binigay po yung sekreto. At tayo po ay nakikipag-union sa Diyos kung atin pong ginagawa ang ating role. Na katulad ko, ako na babae, ako na asawa ng aking asawa, kailangan matuto po ako mag-submit sa Kanya. And then the enemy cannot defeat me because I know how to submit to my husband. Pero kung ikaw ay nakikipaglaban sa kaaway, kung ikaw man ay lalaki at hindi mo minamahal ang iyong asawa, you cannot defeat the enemy. Meron siyang butas sa iyo. At ito po ay kitang-kita ng Diyos. So kailangan, kaya ang sabi ng Panginoon dito sa Ephesians 6:11, put on God's whole armor. The armor of a heavy armed soldier with God's supplies. So ito po yung nanggagaling sa Diyos. At kailangan po nating maging masunurin. Dahil ang sabi rito, we can defeat the enemy in obedience to Christ. So, matatalo daw po natin ang kaaway sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Kaya, kung makikita ninyo ang kaaway, wala po yung ginawa kundi udyokan tayo na sumuway sa Diyos. Dahil alam ng kaaway na sa Diyos manggagaling ang ating kapangyarihan. At kung patuloy po tayo na susunod sa Kanyang salita, yung pong protection niya, lagi niyang ibibigay sa atin. Kaya, yung pagbibigay po ng quality time to God, huwag po natin itong panghinayangan. At pag sinabi pong quality, hindi ito yung antok ka na, pagod ka na, bago ka lumapit sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng revelation from the Lord, hindi mo maririnig ang Kanyang tinig kung ikaw ay inaantok na at pagod. So kailangan pag sinabi pong quality, ito po ay pinaghahandaan. Ito'y sinadya mo siya na puntahan. Hindi yung problemado ka na, sadsad ka na sa problema, saka ka mapipilitan na lalapitan siya. Dahil no choice ka na eh, wala ka nang malapitan. Kaya bago po dumating yung oras na yon na ikaw ay mapaligiran na ng kaaway, why not give time, a quality time with God? Dahil napakalino po ng Ephesians 6:10, in conclusion, be strong in the Lord. At sinabi po rito ng Amplified Version ng Ephesians 6:10, we will be empowered through your union with God. Hallelujah! So, sinabi po rito ni Pablo, ang sekreto, kung paano ka lalakas. No? Kung paano ka magiging malakas kay Lord. Ang sabi rito, lagi kang makipag-usap sa Kanya. Go in the secret place. Talk to your Father always. No? Yun lang po ang gustong marinig ng Panginoon. At ang sabi, put on God's spiritual armor with God, which God supplies. So ang sabi nito, put on. Pag sinabi pong put on, tayo po ang maglalagay nito. At ano po yung ilalagay natin? Ito po yung Word of God, which is the belt of truth, the breastplate of righteousness, na kailangan we have right standing with God. At yung pong yung shield of faith, na dapat hindi po natin to iniiwan. We have to carry the shield of faith anytime. Hindi po natin to dapat kinakalimutan, no? At kung merong inuutos ang Diyos na put on spiritual armor, meron din po tayong ipuput off sa ating buhay. At ito po inutos ng Diyos, put off the old nature, no? Na galing doon sa dati nating master, which is Satan. So ito po pinaalis. Yung dating masuwayin, yung dati na walang panahon kay Lord. So dapat inaalis na po natin yan. Because Satan knows and loves the lazy Christian. Alam niya kung sino yung mga ineffective Christian.
alam ng kaaway kung sino yung laging tulog, kung sino yung walang panahon sa pagbabasa ng Bible. Remember that our enemy is a spirit being. So we need to put on the spiritual armor of God. At pag lagi po tayong nagbibigay ng quality time sa Diyos, we can resist the devil, we can rebuke him, and we can talk to him, "Shut up, devil! In Jesus' name, go! I command you to go in Jesus' name. In Jesus' name." Because we know that we are redeemed by the blood of Jesus. We know who we are. We are the children of God. That's why we have the power and authority from our Lord, from our Master, the Lord Jesus Christ. No? That's why you, Christian, you must be on guard. Because the devil is walking like a lion, always looking for someone to devour. Lagi siya naghahanap. Lagi siya nagbabantay. Lagi siya naghahanap ng mga Kristiyanong tamad, ng mga Kristiyanong walang time na mag-pray. Lagi siya naghahanap ng Kristiyanong laging ang oras ay inuubos sa computer. Inuubos doon sa barkada, sa sugal, sa gala, sa mall. Yan ang mga gustong-gusto niyang Kristiyano. Mahal na mahal ka ni Satanas pag ganyan ka. Alam niya, you're claiming always you are a Christian, but a bad Christian. That's why, pagdating mo sa bahay, wala ka ng time kay, sa Diyos. No? At ang alam niyo po ba, na ang Panginoon ay tinalo na ang ating kaaway. Hindi natin siya kailangan talunin. Ang sabi lang ng Panginoon, palayasin mo na lang. Talunan na yan. At lalayas yan sa pangalan ko. If you speak in faith. So, ikaw na Kristiyano na nakikinig ngayon, you have to understand your enemy. And our enemy is Satan. You must understand our enemy, that our enemy is a liar. He is a deceiver. He wants to kill everything in your life. No? And he wants you to feel guilty always. Alam mo ba na iyan ang binayaran ng Diyos? We're not guilty anymore. We are redeemed. We are justified by the blood of Jesus. At ang gusto ng kaaway, he wants you to feel bad every day. I said every day. So lagi kanyang bibigyan ng mga tao na nakakainis. Yung mga trabaho sa bahay, na yung ayaw na ayaw mo na magulo ang bahay mo, iyan lagi ang ipakikita sa iyo. No? Yung mga taong unlovable. But you must know that Jesus is in you, that you are a more than a conqueror. So kailangan every day you must speak the word of God. That in the morning kailangan, "Oh, praise the Lord. God is so good to me and I am blessed." And then salubungin mo ang iyong umaga ng ngiti. Hindi yung nakasimangot. Tapos titingnan mo na lahat yung mga bills mo. No. God is our provider. He is our source. Na kung ano man yung dinadanas mo ngayon, remember that your Father in heaven knows everything about you. He is in your heart. He knows everything ng mga nangyayari sa iyo. No? At alam mo ba that Satan works through people? Satan uses people. Kaya kailangan, kung meron kang problema man sa tao, na bakit ganun? Itong taon to, bakit galit na galit sa akin? Remember, your enemy uses people. Hindi ang tao ang ating kalaban. Sinabi yan sa Ephesians 6:12 na hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi ang kalaban natin ay mga espiritual na nasa hangin, nasa himpapawid. Iyon ang kalaban natin. Yung mga gumagamit sa mga tao na mga unbeliever pa. No? At kailangan, we have to cast down all imagination. Remember that people is not your enemy. Satan, the devil, is our enemy. So kailangan kung ano man yung naririnig mo, diyan sa isipan mo, nakawin mo to, kunin mo to. Sige, gawin mo to, hindi naman magagalit ang Diyos. Kung alam mo na ito ay against the word of God, you have to cast down all that evil imagination. It's not comes from God. So you must make a decision to do the will of God always. And if you have spent time, quality time to God, you can do this. Very easy to be a Christian if you are obedient Christian. So ngayon, kung ginagamit mo lahat
ang authority, yung spiritual armor of God na ibinigay sa atin. Isinuplay na yan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 2 Peter 1:3 na lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay na ito at sa kabanalan, nandito sa lupa. Wala po sa langit, nandito po sa lupa. Everything was already provided by God. Ang tanong, paano ko makukuha yon? Paano ko magkakaroon ng access doon? You must be obedient. You must be obedient. You must do the will of God in faith. Everything in faith, and trust the Lord with all your heart. And lean not in your own understanding. Ang sabi ng Panginoon, ang paraan nyo ay hindi ko paraan. Magkaiba ang daan natin. So we must trust Him because He is God and not we. We are just His children. So we must follow our Father in heaven. No? So, kung ito ay naiintindihan mo ngayon, nangyayari ito ngayon sa buhay mo, bakit ngayon marami akong narinig sa aking isipan? Maybe you don't talk to your Father. No words of God feed in your mind. So you can always hear the word of Satan. So kailangan lagi po nating pinakakain ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Because our mind is the battlefield of the enemy. Dito po siya nagdidikta sa ating isipan. So tayo ang gagawa ng paraan, we have to cast down all bad imagination. Yung stronghold po nasa isipan. So kailangan po ang ating isipan, which is our soul, your emotion, your will, should be submitted to God. At kailangan, lagi po natin yung pinakakain ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, ang sabi, ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa pagkain. Hindi mabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinabi na po yan ng Diyos. Kaya imposible na mabuhay ka dito sa lupa ng matagumpay kung walang Diyos sa buhay mo. So ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, kung gusto mo magkaroon ng power and authority, you must have Christ in your heart. At napakadali lang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ikaw ba'y naniniwala na si Jesus ay Diyos? Kung ikaw ay naniniwala, sambitin mo ito ngayon. Nang malakas, ipahayag mo ito ng iyong labi at kailangan kasabay ang iyong puso na nananalig kasabay ng iyong bibig. Ang sabi rito sa Romans 10:9, kung ipapahayag na iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas at nananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ang sabi ng Bible, you will be saved. So if you want to be saved, i-confess mo lang, gayahin mo ang sasabihin ko na ito. Sabihin mo ngayon ang galing sa iyong puso, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po ay umaamin sa iyo. Isa akong makasalanan. Hindi ko kayang mabuhay dito sa mundong ito nang walang tagapagligtas. Tunay ang sinabi mo. Kailangan ko ng tagapagligtas. At ikaw, Panginoong Jesus, ang pinipili ko na maging tagapagligtas ng aking buhay. Kaya simula sa oras na ito, tinatanggap ko ang ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sapagkat ako'y nananalig ng buong puso na ikaw ay muling binuhay ng Diyos. Kaya sa oras na ito, ako'y nananalig na ako'y tinanggap na ng Diyos Ama. Sapagkat nakipag-isa na ako sa iyo, Panginoong Jesus, kaya alam ko na ang aking pangalan ay nasulat na sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. So kung ikaw ay sumabay sa panalangin na yan, ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay, na ito ang pinaka precious gift na binigay ng Diyos sa mga tao, ang salvation ng mga tao mula kay Satanas. Salvation of our souls from hell. At ngayon, tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Panginoon Diyos na makapangyarihan, salamat po
Nawa o Diyos na lahat na makarinig ng salita na ito, itong pag-aaral na ito, how to defeat the enemy in obedience to Christ, ay mapagpala. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga talunan na Kristiyano ay matutunan ito, na lagi nilang isuot ang kanilang spiritual armor of God. Dalangin ko po, O Diyos, na magkaroon din sila ng quality time sa iyo, O Diyos. Kaya, Ama, lahat pong ito ay aming ibinabalik, lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen.